ang headlines noon, history ngayon dahil bilog ang balita. Pops Lord, anong atin dyan? Ngayong Women's Day, Pops J, kilalanin po natin, ngayong ika-8 ng Marso, kilalanin natin ang ilang mga Pinay na gumawa ng kasaysayan. Si Encarnacion Alzona, ang unang Filipina na nagkoroon ng doctoral degree. Pinamunuan niya ang UP History Department at isa sa mga nagtatag ng Philippine Historical Association. Ang beauty queen na si Paz Marquez Benitez naman, ang isa sa mga pinakaunang creative writing teachers ng University of the Philippines, ang nagsulat ng Dead Stars, ang pinakaunang modernong short story in English sa panitikang Filipino. At kung tapang lang ang usapan, ba maraming mga Mars na ganyan. Halimbawa, si Trinidad Texon, ang tinuturing na ina ng Biak na Bato at ang isa sa mga nagtatag ng pambabaeng sangay ng Katipunan. Si Ageda Cahabaga naman, ang unang babaeng heneral ng Revolusyon at literal na sumagupa sa mga Espanyol at Amerikano sa Laguna. Ang Pinay na physicist na si Angelita Castro Kelly, na tubong Isabela ang kauna-unang babae at hindi lang Pinay, na Mission Operations Manager ng NASA. Taong 1947 lang tayo, unang nagkaroon ng babae sa Senado. Alam niyo ba yan, mga paps? At siya po, si Jeronima Pexon. Noong 1941, si Elisa Ochoa naman ng Agusan ang unang babaeng kongresista. At ang kapitanang si Maria Aurora Amada Carandang naman, ang pinakaunang babaeng piloto ng Philippine Airlines at ang unang babaeng commercial airline pilot sa Southeast Asia. Pinakaunang Pinay na abogado, si Natividad Almeda Lopez na pumasa sa bar noong 1914. Ang unang Pinoy na clinical psychologist na si Estefania Aldabalim, ang siya rin pinakaunang babaeng cabinet secretary sa kasaysayan, Mami ni Cheche Lazaro. Si Maria Lourdes Sereno naman ang pinakaunang chief justice ng Korte Suprema. At kung hindi nadali ng co-waranto, si Sereno rin sana ang pinakamahabang magsisilbi hanggang 2030. At siyempre, ang unang Pinoy na tinanghal na Person of the Year ng Time Magazine noong 1987, ang siya rin ating unang babaeng pangulo. Tatay Dutz, ano kung masasabi niyo ito sa mga babaeng presidente? Hindi ito pambabae. Okay. Ngayon, sa hirit ng pinakabatang nahalal na Vice President naman ng Pilipinas, na ang jeepney strike daw ay gawaing makakomunista, baka lalo siyang mapasunblock ng marami kung malaman niya kung gaano kapula ang mga pinag-ugatan ng selebrasyon ng Araw ng Kababaihan. March 8, 1917, naganap ang isang malaking rally ng mga babae na naging bahagi raw ng tagumpay ng revolusyon sa Russia at idineklara ni Vladimir Lenin ang Women's Day bilang official Soviet holiday noong taong ding yun. At mula noon ay ang Women's Day ay pinagdiriwang sa mga komunista o sosyalistang bansa. Hanggang sa 1975, nang mismong ang UN General Assembly ay nagsimulang i-celebrate ang 8 ng Marso bilang Araw ng Kababaihan. Okay, Tatay Diggs, paano nga ba ulit natin pahalagahan ang mga babae? Mas gusto ko ang babae kaysa pera. Okay, at yan ang headlines on history ngayon. May replay ang tadhana dahil bilog ang balita. Gusto mo bang lagi kang updated sa mga balita? Aba, ay simple lang. Mag-subscribe ka na dito sa 1PH. I-click mo lang ang subscribe button at notification bell para hindi ka nahuhuli sa mga balitang dapat mong malaman.